Actually, alam mo, sa totoo lang, unang-unang nakasama ko si Jackie Rosa sa theater. Kasi I was with Tanghalan Pilipino. I was a company actor since 1990. And then, 4 years na akong actors company ng Tanghalan Pilipino sa CCB. Naging guest namin si Jane sa Santa Juana. Actually, that's Joan of Arc. And I played the role of Earl Warwick. Kilalan-kilala na nun si, ano, si Jane, sikat na siya. Pero nung pumasok siya sa theater as guest namin, hanga na ako sa kanya, no? Bilib na ako sa kanya nun bilang artista sa pelikula. Pagpasok niya sa amin, kilometric lines. As in, ang haba ng linya. Alam mo yung pagkabilib ko kay Jane bilang isang artista sa pelikula, dumoble pa. Hindi ko sinasabi na mas magagaling mga taga-teatro kaysa sa pelikula, pero ibang ano to eh, ibang medium, theater, and then ang haba ng linya niya, at saka si ano kasi, si Jane, underacting yan sa pelikula. Ang iisipin mo kasi pag sa theater, dapat malaki yung acting ng konti. Hindi naman okay, pero mas malaki. Hindi rin exaggerated, pero mas malaki. Alam mo yung pagka-underacting niya, napalaki niya ng hindi kailangang kumilos, kundi yung emosyon, tsaka yung projection at yung dating. Wala, saludo talaga. Sobrang saludo ako sa husay ni Jane bilang isang artista. Besides, I think, of course, you got them over more than an actor over the years. Okay, how also do you remember them beyond being an actor? Yeah, kasi si Jane, after that nga, naging partner na kami sa Mulanay, tapos sa mga shows sa MMK, sa Magpakailanman, mga specials sa TV. Si Jane yung hindi niya kailangang magsalita, hindi niya kailangang umemote, hindi niya kailangang umiyak. Pero alam mo yung kitang-kita mo, mababasa mo yung gusto niyang sabihin, yung mga linya kahit hindi siya nagsasalita, mababasa mo sa kanyang sa mukha niya. Ganun siya kahusay. And napaka-professional. Alam mo yung laging ready pagpasok sa SM. Sir, kailan nagbigay yung award-winning na actor? Would you say, na malaking naging contribution in the industry and in legacy niya will be beyond? Ah, sobra. Sabi ko nga si Jacqueline yung nakakahanga yung how do we call it, yung journey niya as a human being, no? Bilang tao. Kasi alam mo kung paano rin siya nagsimula. Para siyang Nora Honor eh, kung paano siya nag-iisa, nagtitinda rin lang siya naman yata ng barbecue or what sa may subi. Tapos sinabi niya na gusto kong maging artista. Pag hindi ako naging artista in naging maayos na artista in 3 years. Sabi niya. Kasabak na ako sa ibang garbe, sa iba, sa like sa Japan ata. And hinusayan niya, alam mo, parang at makarating siya hanggang sa pinakamataas na karangalan sa isang artista. Yung internationally mabigyan ka ng recognition. I mean, pinapangarap mo lang dating maging artista, pero hindi ka naging artista, naging actress ka, no? Naging actress ka ng mundo, kasi once na nagka-award ka ng kagaya ng Cannes, artista ka ng mundo, best actress ka ng mundo. Sa ibang klase, nakakahanga, nakakasaludo yung naging takbo ng kanyang buhay, tsaka mismo yung naging tagumpay niya sa karir bilang isang ginagalang mahusay na artista sa industriya ng pelikulang Pilipino. Kaya wala, nag-iisa lang si Jane.
wala siyang kapareho. Sir, nung gano'ng katagal nag-sink in sa inyo nung nalaman niyo? Hanggang ngayon, hindi pa nagsisink sa akin. Hindi pa nagsisink. Ang bata pa ni Jane. Ang bata pa ni Jane. Ano na? Napakasimple ni ano, wala siyang kung paano siyang umacting na underacting, pati yung kaniyang pakikipagkaibigan. Ganun din ka sincere, alam mo yan, yung walang pretension. Of course, siyempre, alam niya kung saan siya mas closer, alam niya kung saan lang yung hangganan ng kanyang relationship sa isang tao, yung professional friendship, yung totoong friend, yung family. So napaka distinct, malinaw yun, makikita mo sa kanya. So kung gaano siya kahusay magtimpla ng kanyang acting sa harap ng camera, ganoon din siyang kahusay magtimpla ng pakikisama sa mga tao sa paligid niya. Ayun ang nakikita ko sa kanya. And talagang hindi ko malilimot ng kasi kay Jen yung professionalism, kahit sino ang tanungin mo, talagang wala kang makikitang sobra, wala kang makikitang kulang. Hindi mo siya hahanapan ng anything na parang sana ganito, sana ganyan. Pagtrabaho, trabaho. Alam mo yun yung iba, basta ibang klase. Salamat. Thank you so much.